So hello, what's up mga ka-hustler? Dito tayo ngayon sa kay Tito Ed. So may papakita siya sa akin na the DIY niya, guys, napaka-solid nito. Sobrang tipid at saka hindi ka gumagastos ng mga kahit ano. Tawag dito, panoorin natin si Tito Ed. Kung magsiset up kasi siya at magluluto siya ng ulam, pero iba yung gamit niyang kalan. Napaka-solid, tingnan nyo. Oh, ano yung lulutuin mo to? So, mag-iinit muna tayong tubig. Ayan oh, napaka-bagsik. Ano yung gagamitin mo na yan to? Mga ito, mga pinagprituhan ng isda, karne. Ibig sabihin to, ayang, ano to, parang tubo? Oo, ito yung ginawang tangke. Ito yung ginawang tangke. Tapos ano yung ginagamit dyan to? Ayan. Ito, pinagprituhan ng baboy, mga gamit na mantika. Gamit ng mantika, tapos ilalagay mo dyan. Oo, pwede ito. Pwede rin gumamit ng use oil ng makina na sasakyan. Tapos apoy na agad siya. Yan. Ba't may apoy na to? Ano naman yan to? Hindi, inano ko pa lang yan. Papabagahin ko. Okay, tas guys, ito yung ano niya, yung blower. May blower dito. Ayan yung blower niya. Ngayon, sinaksak niya doon para maglihab. Ayan, tignan natin kung paano niya titirahin yan. Paano gagawin? Ay na, sobrang solid yan dito, Ed. Ito. Ano naman yan to? Gripo nung langis mo, dapat. Patak-patak lang yan. Ibig sabihin, dito kinakarga siya to, tapos dito bumabagsak. Tapos tatakbo doon, pababa. Yung mantika na yon, patak-patak lang ang kailangan, patak, hindi patak mabilis lang. Malakas. Hindi. Tapos pag pinatak mo dyan. Ayan, ito lang, patak lang yan. Pumapatak oh. Mahina lang kailangan. Mahina lang kailangan. Patak, tapos dederecho siya rito. Tapos maglilihab. Yan ang ibig sabihin, guys, hindi ka nagagamit ng kuryente, at saka hindi ka pa, tawag dito, wala pang gas. Naku yan, use oil lang siya ginagamitan niya. Ayan, panoorin natin kung paano gagawin. Ayan, sinaksak niya yung blower. Ayan, yung blower. Kailangan kasi daw yan, yung blower. Sinaksak niya yung blower. Yun oh. Itong inang DIY, ang bagsik oh. Ayan oh. Sandali lang yan, kukulo na yan dito. Kuno. Galing ng DIY niyo. Di mainit yan ha. Tapos saglit lang yan kukulo to. Ang lupit to, DIY oh. Solid. At saka hindi daw nakakaitim daw yung apoy na ito. Kain ng lupit, kahit hindi ka na hindi ka nagagastos ng gas. Sa mga LPG, ganun no. Mantika lang yung pinaggamitan, use oil lang. Tapos ikakarga lang dito. Tapos hindi naman mabilis maubos yung to, no? Patak-patak lang ang kailangan, tapos dumediretso rin sa tubo na yon, lumalabas doon, tapos binoblower lang siya, guys. Ayan lang, ganyan lang. Ang bilis, oh. Ito po yung DIY. Ibig sabihin dito, nagbebenta ka na yan. Nagbebenta ka na yan. Per order. Ito pa yung mas malupit dyan sa mga nagkakarindirya na gumagastos ng mga LPG, mga gasolina. Dito guys, putay isang litro dito, no? Isang litro na mantika nyo na kunyari, bumili kayo ng isang litro na mantika, pwede nyo nang ilagay dito. Makakapagluto na ng maraming putahin to. Talaga solid na. Ayan. Diba, hanggang 10 putahin, kaya nagtuloy nyo. 10 putahin ng isang litro mantika. At saka yung mga nagpaggamitan na use oil, pwede niya pang gamitin, no? Gusto yung lahat ng use oil. Ayan. Sa mga gusto magtayo ng mga karinderya or mga nagkakarinderya, kay Tito, pwede kayo magpa-install. So, yun guys, no, sa mga gustong magpa-install ng kalan, The use oil blower. Ayan. Ito pa yung pinakamalupit mga kahus, no? Hindi siya delikado gamitin sa bahay. Kasi magkakaroon ng panic kasi hindi naman siya talaga sumasabog. Ayun ang makagandahan dito sa DIY Kalan Use Oil. Ayan, sa mga gustong umiskor, nandyan yung sa page. Pwede kayo mag-PM dyan mga kahus. Peace out.